magandang isinagawa ng program ng Gobyerno sa Cotabato City. Dr. Sir, can you enlighten us? Enlighten nga ako kami sa isang program ngayong araw ng Cotabato City. Yes, ito po ay launch ng bagong programa po ng Participate Project. Ang Participate po ay ang Political Participation for Greater Electoral Integrity. Ito po ay consortium na binubuo ng Ateneo School of Government, LaSalle Institute of Governance, National Citizens Movement for Free Elections, at ang Caucus of Development NGO Networks. So apat po na na kasama sa academia at sa civil society organization na nagbuo nitong consortium na ito upang itulak ang informed voting at pagprepara sa darating na halalan, lalong-lalo na dito sa Bangsamoro region. Bakit po Bangsamoro region ang napili, Dr. Sir? Kasi po, binuo po itong consortium namin nung bago mag 2022 election. So, nakalipas na po ang dalawa-tatlong taon simula nung binuo ang consortium at kami po ay lumahok sa national election noong 2022. At after nung national election, nakita namin ang pangangailangan na tuloy-tuloy po ang trabaho upang palalimin at palawakin ang electoral democracy para sa bansa. Kasi po, sa aming pong paniniwala, ang demokrasya ay hindi nagtatapos sa eleksyon. Kailangan po ito'y tuloy-tuloy na inaalagaan at para magkaroon ng sustansya. No? At lalong-lalo na ngayong dito sa transition na nangyayari sa Bangsamoro region ay isipan po ng consortium at ng mga partners na magbigay panahon upang mag-offer ng tulong dito sa pagprepara sa upcoming parliamentary. Ano yung mga nai-offer ng mga kagaling tulong natin sa ating mga kababayan sa Bangsamoro region tapos participate sir? Okay. So unang-una po, kami po ay bilang nakabase sa mga universidad sa Ateneo de Lasal, ay kami po ay equipped po with the research, academic research, at we have the evidence-based policy making. Kami po ay tumulong sa pagbalangkas din ng iba't ibang polisiya sa Bangsamoro Transition Authority. Kami po ay naatasan din ng Commission on Election na tumulong sa pagbalangkas ng implementing rules and regulation ng Bangsamoro Electoral. So isa lang yon sa aming naiambag so far sa farm, no? At kami po ay nagplano rin na mag-offer ng capacity building sa civil society and different sectoral groups, lalong-lalo na sa youth sector, women, kung paano magkaroon ng mas malalim at mas sustansyang pakikilaho sa parliamentary. Kasi alam po naman natin lahat, kakaiba po ang sistema na inintroduce sa BARM under the BOL. Ito po'y asymmetric dahil hindi po siya kapareho ng national. So ang meron pong sistema ngayon dito sa BARM ay yung tinatawag na quasi-federal under a unitary form of government. At ito po'y isang parlamento under a presidential form of government. Ngayon, lalong-lalo na ngayon na umiinit na naman ang national debate on the form of government, at kung tayo ay magbabago ng ating konstitusyon at magbabago ng anyo ng pamamahalan. Sa aking palagay, personally, ang proof of concept na baka ang evidence, no, ay kung maging successful ang BARM. If BARM can provide a template, if BARM can be the successful experiment in democracy, then perhaps the other regions, no, the entire country would start thinking, baka naman pwede. No? If it can be implemented in the Bangsamoro, baka naman pwede sa ibang parte ng Pilipinas. So, I think, bago natin paspasan yung debate sa national charter change, tignan muna natin at siguraduhin natin maging successful itong ginagawang transition dito sa BARM. Kasi nakikita na natin, no, iba ang anyo ng parliamentary form of government dun sa nakasanayan ng
At mahalaga po kasi sa parliament na meron kang matatag at malakas at programmatic na mga partido politiko. At ang nakikita natin ngayon ay may mga bagong regional political parties na namubuo. So, talagang nakikita natin ay isang party system, kumbaga the birth of a new party system here in Guam. Of course, marami pa pong suliranin, the usual electoral violence and all the other issues about contested elections, no? Pero siguro kung may focus natin ang energy ng ating mga political leaders towards party building and COMELEC and security forces can ensure peaceful, honest holding of elections, eh baka maging successful naman. So yun po ang mission namin sa Participate. Kami po ay nag-o-offer po ng tulong. Hindi po kami nakikialam or hindi po kami nangunguna. Yes. Kami po'y support lamang. Kumusta na si Garcia? In fact, siya yung nag-encourage siya at tumulong. Siya din po nag-encourage siya sa amin na tumulong sa pagbalangkas ng implementing rules and regulations. Yes, sir. Ate Abdul Karim from Medellin TV News Online. At tanong ko po, gaano po ito kahalaga sa Bangsamoros ng ang itong electoral code dito? Mahalaga po kasi nga ang alam po natin ang national election code natin ay napakaluma na, no? Panahon pa ni Ferdinand Marcos Sr., Omnibus Election Code. No? At hanggang ngayon ay nagkakaroon pa ng hearing, no, nire-review pa sa office ni Senator Aimee Marcos, pero hindi pa umuusod. No? Tapos lahat po ng batas natin sa election sa nasyonal ay hiwa-hiwalay. So talagang itong Bangsamoro Electoral Code ay ang kauna-unahang election code na lahat nanduna at updated at bago. So napakahalaga po nitong bagong Bangsamoro Election Code. May mga innovation siya. Halimbawa, may isang opisina sa loob ng Bangsamoro Electoral Office na ang papel lang niya ay bantayan ang political finance at pag-regulate ng mga political party. So hindi na pwede na lilista ka lang ng political party, mabubuhay ka lang kada election. Dun sa office na yun, babantayan ngayon para siyang Securities and Exchange Commission na kukolektahin yung report ng mga political parties at i-ensure na may miyembro at may tao at may opisina ito ng partido. So sir, follow up ko lang, ano po yung recommendation natin para ngayong darating na election ay maging matagumpay yung ating election, walang mangyaring pandaraya or whatever. Ano po yung recommendation natin upang maging successful ito? Ang ano po ay talaga lang ipatupad ng maayos ang bagong electoral code. At of course, kailangan ang COMELEC ay palaging nandyan para i-ensure na lahat ng participants sa election ay tutugon doon sa call natin for a peaceful, honest, and orderly election. Of course, ang security forces nandyan to also help. And of course, ang ating hinihingi sa ating mga political leaders ay sana po lahat ng energy nila, idaan na lang nila sa election campaign at huwag na pong lalampas doon at maging bayanin. Online election. Ah, isa po yan sa pinag-aaralan sa national. Online election. Apo. Wala na yung video also. Talaga, walang gusto. Iba pong ano na mausapin yan, pero kausap ko na po si Chairman George. Yan. Isa yan sa mga pinag-aaralan sa national. Electronic voting. Yes. Kasi po, lalong-lalo na sa OFW ginagawa rin. Balak nilang gawin yan. So, baka siguro, try muna natin sa OFW, no? At kung, kasi sa OFW hanggang ngayon, boto pa rin sila, eh, no? Makina. Pero kung electronic voting, tapos maging successful sa mga OFW voters, baka naman pwede rin natin i-implement. Kailan ba ito mag
nag-start ito participate farm para campaign doon sa stakeholders? Ito po, today po is the launch. So simula na po. Pero nag-groundwork na po kami, umikot na po kami, dami na po namin nakausap. Makikipag-partner po kami sa iba't ibang academic institutions, sa COMELEC, no, sa BTA, sa Mindanao State University, both sa Marawi and sa Iligan. Tapos yung network po ng mga Ateneo University sa Mindanao, JND Oro, Xavier, Davao, Region, kayo po ang demokrasya, nasa kamay niyo po ang kinabukasan ng farm at ang pagtagumpay po nitong Bangsamoro transition ay nasa sa inyo, pero meron po kayong mga kaibigan at kasama sa labas ng farm na hanggang sumuporta at tumulong sa inyo. At isa na po ang participate farm. Nandito po kami para tumulong sa inyo. Saan opisina niyo, sir? Dito sa Cotabato ay wala pa. Magtatayo pa lang kami. Pero ang base namin ay sa Ateneo de Manila. Sir, maraming salamat. Thank you. Yan thank po you. Ang mensahe ni Dr. Philip E. Juan Niu, Dean ng Ateneo School of Government. Thank you so much, sir, for giving us opportunity. Hindi ako Dean of School of Government. Si Randy. Si Philip Randy Juan. Nasa program. Ako si Dr. Tihang. Okay. Thank you so much, Doc. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you.